Si Richard Dick Gordon, 67 anyos, isang munang abogado bago naging politiko. Simula 1980, higit isang dekada siyang alkalde ng Olongapo. Pagkatapos ay 6 na taon siya naging founding chairman at administrator ng Subic. Naupo naman siya bilang senador noong 2004 hanggang taong 2010. Kasabay nito, chairman and chief executive officer din siya ng Philippine Red Cross. Natapos siya ang kursong AB History and Government sa Ateneo de Manila University noong 1966 at nagpatuloy siya sa kursong Bachelor of Laws sa University of the Philippines. May asawa at 5 anak. Minsan na tumakbo at natalo sa presidential election noong 2010 at ngayong taon, susubukan naman bumalik sa Senado. Bilang kandidato, karapat dapat ba si Dick Gordon sa inyong boto? Magandang gabi po ang ating mga kasama ngayong gabi sa kandidato. Walang iba kundi si dating Senador Richard Gordon. Magandang gabi po, Senator Gordon. Magandang gabi sa inyong dalawa. Hello. At Igan. Tinitingnan namin yung ilan sa mga naglalabasang mga artikulo na nakarating na ho ba sa inyo na ang komento na ang iisa lang po ang impression sa inyo? Ang termino, arrogante daw po kayo. Mali ba ho yun o may dapat kayo ipaliwanag sa ganun pong ugali ninyo? Hindi ko alam kung saan nakuha yan. Oo. If sumagot ka ng diretsya, galing sa puso, na totoo, is arrogant, then talaga may inferiority complex tayong lahat. Mm-hmm. Because sa buong mundo, kahit saan pumunta, pag nag-apply ka sa trabaho, pumasok sa international organizations, kailangan sumagot ka. At sumagot ka confidently. Diretso. Naniniwala ako, pagka magaling ka, pakita mo magaling ka. Kung mahina ka, eh huwag ka sumali. Punta po tayo dun sa tanong na palagi pag Richard Gordon, of course, public service ninyo, at saka Red Cross. May kasabihan tayo na bawal, dapat mahirap maglingkod sa dalawang amo. Para po sa inyo, ano ang mas matimbang, Red Cross o yung political office? Ayun, volunteer ako doon sa isa eh. Okay. Gusto ko nag-volunteer. Bata pa ako, volunteer na ako. I mean, ang Red Cross, nagbago under my term. If I'm not mistaken, you know, makikita naman niya, kompleto lahat ngayon ng Red Cross sa dugo. Kadikit ang buong dugo. Nabibigyan ko na ng dugo yung mahihirap, wala silang pera. Marami ako ng ambulansya nilagay dyan. Marami. Ready kami palagi. Always first, always ready, always there. Ang demand ko sa mga tao ko. Pero sir, saan magiging saliwa yung relasyon? Halimbawa, Pondong Bayan, PDAF ninyo na nabibigay sa Red Cross o ang Red Cross nagiging struktura o network ng inyong kampanya? Eh, syempre, gusto wala bang saliwa doon? Wala saliwa doon. Ano saliwa doon? Ang Red Cross ay humanitarian organization. Para sa tao yan. In fact, pure pa yan sa politika. Uh-huh. Ang politika may kapalit. Ang Red Cross walang kapalit. Pero may pork barrel din kayong napunta na sa Red Cross? Of course. Ang pork barrel hindi masama. Ang pork barrel is, yan ay pagka hindi na pupunta sa budget at gusto mo yung mga programa ka na gusto mong iabot sa tao, so long as nakikita na dumarating doon sa taong yan, sa mga taong yan, okay yan. Masama pag binubulsa mo. Hindi ko binubulsa yung pera yan. Pero kailan yung magdodraw yung line, Senator, na parang unfair? Magdodraw, ang mas mahirap sa Red Cross sapagkat hindi ako pwedeng mamuliti kapag ako nasa Red Cross. Hindi ako pwedeng nagbibigay. Kaya ako hindi ako nag-aabot na ngayon sa Red Cross. Mm-hmm. Sa punang-una, sa tingin ko, pag nag-aabot ka, ang kamay na nagbibigay, mas mataas sa nagbibigay na sa tumatanggap. Mm-hmm. Yan ang talagang arrogante. Sa tingin nyo ba may mga masamang usap, mga masamang panig dito sa usapin na maraming magkakamag-anak sa parehong lugar, parehong nagpapalitan lang sa pwesto? Masama kung ang tao tatanga-tanga bumoto. Mm-hmm. So, sabihin, tao naman ang boboto, di ba? Mm-hmm. Bakit? Mahina ba ang tingin nyo sa tao? Mm-hmm. Kung ang tao binoto, kasalanan nila yun. Kung masama ang gobyerno natin, masama ang pagboto ng tao. You don't have to vote for that. Kung tumatanggap ng pera, nagbibigay ng pera, tinatakot ka, hindi ka umahal, kasalanan ng tao yan. Pero malinaw na sa mga ilang politiko, maaaring hindi kayo doon, parang talagang inaabuso nila yung kalagayang yon ng mga botante o ng voting man electoral process natin. Man is a very natin. Weak animal. Okay, so there what is it? There are people who will try to exploit, abuse, kill, intimidate. Gagawin nila lahat yan. And you are not one of them? I don't think I'm one of them. I have a very good definition of myself. I say what it is, I have a vision. Ang leader, itinataas ang antas ng tao. Senator, anong aral ng 2010 presidential elections, no? Ang natutunan mo na ito, makakatulong sa'yo na makabalik ka sa Senado ngayon? Ang aral na natutuhan ko, hindi para makabalik sa Senado. Ang aral na natutuhan ko doon, manindigan ka. Kahit na matatalo ka, kung nakikita mong salat yung pumatakbo noon, nakita mo yung kakayahan mo. Kung di tinanggap, salamat, nakaikot ka naman eh. Natalo ba ako noon? I don't think so. I think I learned the country, natutuhan ko yung bansa lalo. Pero Senator, ilang beses na rin tayo nagkaharap, ano? Kilala kita na ano eh, na chine-challenge mo yung mga botante kasi parang hindi ka lagi natutuwa. Like nung 2010, may mga question ka sa ilang kandidato sa pagkapangulo. Ngayon naman, yung ibang makalaban mo sa pagkasenado, parang nakikita mo hindi nabibigyan ng tao ng magandang choices.
Yes, because democracy is about choice. Anong nangyayari? Government off. Sibat ang tao, baliwala ng tao. Fool the people, by the people. Hindi pa, sir, medyo parang mahirap na kumakandidato ka, gusto mo yung suporta ng mga tao, but you have some misgivings about how... I don't have any misgivings about the people. But the way you describe voters is parang, okay, nangyayari mga I'm political running. Dynasties kasi that's baka tanga yung botante. Political dynasties have got nothing to do with that. Don't mix it there. Ang merong misgivings ako, dahil sa kahirapan ng tao, ini-exploit ng mga kandidato. You have to... That's why ako, dumidistansya ako sa pag-uugali ng ibang kandidato na... Even sa mga kasama ko, nagbabato ng t-shirt, trip nila yan. Hindi ko trip yan. Sa ngayon ba, sir, may mas magaling o mas matalino kay Richard Gordon? Sa marami! Politiko, sir. Double summa cum laude. In the scheme of things, mga national politics. I can say I can compete with anybody, even the best. Really? So there's nobody who could be better? I can compete. I didn't say nobody. All right. Because and don't you want your son to be like that? To feel that he can compete with anybody? Maka, alam mo ba sa Senado, pagdating mo dyan, kakayali ka kagad. Ganun. Oh, babarahin ka ni Miriam. Binara ako nun ni Miriam. Ano sabi ko? You might be losing the lucid interval of the moment. The lucid interval. Di ba? Kailangan marunong ka sasagot. Sinong politiko yung naging matinding katibati mo? Wala naman eh. Senado? Sa amin, sila, Senator Enrile, susubukan ka palagi yan. Kahit na malapit Senator ako. Enrile? Oo. Oh, Senator Santiago? Si Frank Dillon, magaling yan. Alam mo nga kipagdibati. Si President Noynoy, kasabay niyo noon? Sige. Anong impression niyo? Mahaba siya magtanong. Ah, ganun? Tapos, matalino din? May talino naman siguro ang presidente natin. Huwag naman natin yurakan ang presidente. Hindi ko naman sinasabing wala siyang talino. Alright. Pero kanya-kanyang skill yan eh. Bakit kayo ang dapat ibotong kandidato ng ating mga kababayan? Aruna, I love this country. And I've been doing that. That's why I'm back. Why? Nag-con-con delegate ako. Bata pa ako eh. Napasok ko sa pagkamatay ng aking ama. Ayoko yung ginagawa sa mga tao natin na pinapatay sa kanilang tahanan, inaago yung kanilang pinaghirapan, yung kanilang cellphone, inaago. Ayoko na walang trabaho ang mga tao. Ayoko ang taong walang trabaho na ini-exploit ang mga politiko, inaabot-abutan. Gusto ko may dignidad ng tao. If you look at my record sa Subic, nakalagay doon, aim high, mag-ambisyon kayo. That's me. Mag-ambisyon kayo. Bawal ang tamad. Work ethic. Lalong bawal ang tanga. Magsipag kayo, magtukagaral kayo. Duty, tungkulin muna, dignidad palagi at determinasyon. Ganon ang leader. Dapat tinuturuan mo ng values. Hindi na tayo nagtuturo ng values. Ang kwan lang, instant gratification ang tinuturo natin. Kaya when I come out and say it frankly, maybe you do not like that. I don't care. I do know that I'm working for our people. I want our people to prosper. Maraming salamat po. Mga kapuso, Richard Gordon, kandidato.